rest. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. Alright mga kabilliger, 6:30 ng umaga, ganda ng araw. Pero sabi ni Siri, meron daw 40% chances of raining today, especially pagpahapon. Pero I don't care, hindi na naman, bukas pa lang ng gate. Ngayon po, ganda ng araw dito sa Lancaster, New City. Ngayong episode to, samahan nyo ako. Gala-gala tayo, punta tayo sa Open Canal at Daang Hari. Pero bago tayo magpatuloy sa video na to, guys, give us a thumbs up. Don't forget to hit the subscribe button. Pati na rin ang notification bell para palagi tayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Of course, huwag natin kalimutang i-like ang The Villager. Yan ang official FB page natin. At marami tayong reels dyan. Short videos, old videos. Para maging update at reference sa mga ka-villager natin. So yun, shoutout sa mga nag-exercise dito sa Rotonda. Yan. Every morning. Yan. Araw-araw yan. Marami nag-exercise dito sa Rotonda namin. Wow. Healthy living. Fitness, fitness. Very good. Yan. Sana yung maging inspiration niya sa mga katulad natin walang exercise na. Hanapan natin yung oras. Ang pag-exercise para maging healthy ang katawan natin. Ganda na dito. Ito rin naman yung island. May flowers, flowers pa. So ang purpose nga pala natin mga kabilliger ay titignan natin yung mga development dito sa area na malapit sa Lancaster, New City. Particularly yung ginagawang SM dito sa atin. At yung road widening o yung parang improvement ng open canal na soon ay tatawagin nilang Daang Hari extension. So napakalaking bagay noon para sa atin dito sa mga taga Lancaster at nearby areas dito sa Cavite. So yan, substation ng Meralco for Lancaster, New City. Mga bagay na na-vlog ko na dati pero binabanggit ko pa rin ngayon para naman sa mga bagong subscribers natin at kabibisit lang dito sa channel natin. Ganda ng umaga, oh, may pa-fog pa. Hindi ko lang alam kung makita sa camera pero medyo foggy dito sa amin. So dito sa way na to, unbin ko lang, medyo pangit pa yung kalsada rito, ang daming malalamig na lubak. Yan o, kagaya nyan. So ingat-ingat lang. Dito sa way na to, mga ka-villager, dito yung ginagawang SM sa banda dun. Ayan, pangit ng daan talaga. So ito mga ka-villager, sa area na to, yan kita nyo, may mga caution na. May mga construction area na, mga warning. Kasi ito yung ginagawang SM dito. So ayan, kung makikita nyo. Full swing na yung gawaan dyan mga ka-villager. At ginawan din nila ng sariling kalsada tagos doon sa papuntang open canal. Ayan o. Ito pa. Since full swing na yung gawaan niyan, expect natin na minsan medyo magta-traffic dito. Lalo-lalo na pagdatapos na yan at fully operational na. Anak ko, malamang sa malamang matraffic na rin dito. Kaya dapat pag fully operational yung SM na yan, pati yung mga kalsada rito ayusin siguro dapat para mas maganda yung daloy ng traffic ko. Alright, magawin naman tayo dito sa open canal. Dati namang malapad na to, so pinalapad lang.
may aso. Pinalabad lang. So okay na tong area na to. Ito yung sinasabi ko sa inyong tagos ng open canal na ginawa ni SM na kalsada sa ito. Yan. Soon o-open yan siguro para makatawid dun papunta sa SM. So itong part na to mababa pa din. Pero dapat ipantay na yan dito kung saan tayo nandun para mas malapad yung kalsada. Gaya nung nabanggit ko nung unang vlog natin dito sa open canal, yung creek na yan, tinatakloban nila yan para maging kalsada. Kasi nangyayari, may mga part sa open canal na okay na kasi malapad, tas maayos. May mga part naman na maliliit, makikipot, kagaya nito. Oh, nagkakos siya ng congestion ng traffic eh. So, kahit na pa road widen mo na yung ibang part, ang mangyayari, hindi rin siya magiging ganun ka 100% na usable kasi nga may mga part na maliliit eh. Ito, kagaya nito. Yan. Pero I know in time, gagawin naman nila itong takloban itong creek na to eh. Para mas maging malapad. Ito, matraffic. Ito, masikip. Tapos bigla na namang lalapad. Parang ganito. Di ba mas maganda kung lahat malapad? Especially kapag Monday. Nako, sobrang traffic dito. Pero pag Monday naman, in fairness, nababasa na naman ang traffic kumpara nung sa time na hindi pa pinapa-road widen tong open canal. Ayan, mapapasin nyo ang lapad na. Noon kasi maliit din tong part na to eh. Ayan o, lapad na nito. Kaya lang sa part na to, hindi pa rin siya tapos. Kaya may mga part pa na hindi simentado, kagaya nito. Ayan o, kung mapapasin nyo mga kabiradyo, tinatakloban na siya. Ayan o. May takip na yung ibabaw ng creek. So hindi na siya open canal. Close canal na siya. Soon. Ito, itong part na to, ang lapat-lapat na oh. Before, lupa lang yan. Dito sa part na to, dito talaga nagta-traffic kapag Monday. Kaya lang, sinuwerte lang tayo ngayon kasi tapos na yung school ng mga bata. Wala na masyadong estudyante kaya medyo maluwag na. Ayan yung magandang view nung pagtatakip ng open canal. Ayan o. So hindi naman pinatay yung creek, tinakloban lang. Ito, kahabaan na to. Ayan, ayan, ayan. Dati yan, open. Ngayon, kalsada na siya. Kita nyo naman mga kabilidyo kung ganong kasikip dito. Biglang single lane. Nanggaling ka sa malapad na area, biglang magiging isang sasakyan na lang ang kasya sa lubungan. May mga part din dito mga kabilidyo na ginagawa yung malagasang flyover. So ipapakita ko rin sa inyo yan. Eh, no? Ito may part dito na malagasang flyover yan eh. Kasi kung makikita nyo, ayun, ayun, yun, yun. Yun yung gagawing poste eh. Ayan o. No? Ang sikip-sikip dito. Para ma-maximize talaga yung ganda nung developing ng lugar na to, dapat lahat ng area malapad at walang pagsisimula ng bottleneck. Few months from now siguro bago matapos ang taon, tapos na rin siguro yung karamihan nito. So yun mga kabilidyo, tapos na tayo dito sa open canal. Pasok tayo dito sa ano, sa flyover papunta sa Daang Hari. Actually itong papunta namang Daang Hari, okay naman to eh. Ang problema lang dito yung part ng may molino, yung ginagawang flyover doon ang tagal-tagal na. Diyos ko, ilang taon na yon, nagkukos lang ng traffic, nakakaabala lang, sayang ang pondo. Hindi ko alam kung anong nangyari dyan sa flyover na yan. Itong Daang Hari kasi marami na rin mga naayos na kalsada rito eh. Kaya medyo okay naman dito. Ayan, na road wide na rin yung ibang part. Ayan, sana maging gantong kalapad din. Parang ganito. Yung datingan ng open canal. Kasi, ba't nga ba siya tinawag na Daang Hari extension, di ba? Kundi naman din magiging ganito yung itsura niya. Ito na yung road going to Molino. Mapapansin ninyo mga kabinager, dahan-dahan na siyang sumisikip.
hindi lang talaga tayo inabutan ng rush hour ngayon, or medyo maluwag ngayon kasi halos bakasyon na nga yung mga estudyante. So ayan, ito yung sinasabi ko sa inyong flyover na hanggang ngayon ay hindi napapakinabangan. Ayan. Ayan, 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 ayan. Tagal-tagal na yan. Nako. Ano ba nangyari dyan? Ayan o. Putol yan eh. Pag pinuntahan nyo mga ka-villager, pag kumaliwa tayo rito or kumanan tayo dyan, makita mo putol yan. Hindi mo yung napapakinabangan talaga. Ayan o. Sayang eh. Ang ganda pa naman o. Hindi pa pakinabangan. So ayan. Diba? So mas maluwag sana yung trapiko dito. Meron din nga pala rito mga ka-villager kung taga Lancaster ka or nearby area dito sa Cavite. Kung papunta ka ng South, Eslex, ganyan. Sa tingin ko, isa na to sa pinaka mabilis na way para makapunta ka sa Eslex or sa South area. Kasi may access dito sa Daang Hari papuntang MCX. So alam naman natin, pag exit natin ng MCX, malapit na yan ng San Pedro, di ba? Santa Rosa, diretso na yan. May easy access ka na going south. So ayun na mga ka-villager, hanggang dito na lang tong video na to. At please don't forget to like, share, and subscribe The Villager Vlog. Maraming maraming salamat sa pagsama sa isa na namang episode. Sana naging reference tong video na to sa mga taga Lancaster, taga Cavite, and nearby area. Maraming maraming salamat sa inyo. And muli, ingat tayo palagi. See you soon. And bye for now.